So guys, good morning. Welcome back again to my channel, Bulilit Harabas Cute TV. Mga kabulilit, ituturo ko po sa inyo yung tamang gamit nito, no? Ano po ito, hand trowel. Ito po ay maliit na version ng shovel, no? Ito po ay kayang-kaya po, no? Alam po naman yung mga plantito-plantita dyan na sa kanilang mga bahay ay hindi na po kayo ano sa gamit na ito, no? Sa mga paso-paso, no? Sa pag-cultivate natin ng tanim, sa pag-ano po natin, so malaking bagay po ito. So, pero ano po ba ang gamit nito? So, pang-scoop po talaga ito, no? Pang-scoop po ito ng mga greens, pang-scoop po ito ng mga nasa sako, na fertilizer, ililipat niyo po sa patid, no? Pangkalay, hiwalay po siya sa paggamit nito. Ito po naman po yung na-cultivate, yung parang maliit po na version po ng yung parang tinitinidor po, no? Yung ito po yung pangkalaykay, parang rake po siya at pang-cultivate na rin po. So ito po, halimbawa may mga maugat-ugat po na ano, ito po yung pinapangkaykay po. Or pag may nagbago po kayo ng plot, ito naman po yung pang ano siya, pang-strain po siya sa mga unwanted na mga malalaking mga tipak ng lupa, no? So ito po, no? Iwalay po ang gamit nila. So bakit po kailangan malaman natin yung gamit nila? Para po mapadali at mapaganda po ang ating paghahalaman. So ito po ay napaka-useful po nito, no? No? Pang-scoop, pang-cultivate, no? Pang kung may mahuhukayin kayo ng mga maliliit na mga kanal or butas, ito po maganda pang iskop ng lupa. So, malaking bagay po, no, na malaman po natin, no? So, cultivator din po siya, no? Maganda rin po siyang pang-cultivate sa mga tabi ng halaman, no? So, ito po. So, ito naman po yung tinatawag nilang yung parang maliit na rake, no? Or yung fork, no? Yung tinatawag nilang parang fork trowel, no? No. So, ito po, ginagamit po ito pag halimbawa yung lupa na gusto mong buhaghagin, no? Madali siyang maano. So, sa mga, kahit yung mga binders na maugat. So, sana po guys, may natutunan po kayo. So, salamat sa pagsama guys.